Punta ka rin sa harap ng Comelec, tagtari mo ng bala yung ano, Comelec. Yun ang talagang gawan. Nagsasabi dapat na hindi ko tatanggapin ang resulta ng eleksyon. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, wala rin eh. Unang-una, hindi naman gagawin ng mga tao yan. Wala naman maglalakas ng loob. Yun nga sa Taguig eh, di ba? Lumabas. Lumabas yung tao. Hanggang doon lang eh. Oh, mga kaibigan. Eh sana kung kukuha ng Armalite yan, tatantari nila ng bala yung Comelec. Hindi naman lang gagawin yun eh. Ano gagawin mo? Di tanggapin mo. May proseso naman eh. Oh, eh pero yung proseso nila, alam natin, malabo na yun. Magpuprotesta ka, ipuprotesta mo yung pandaraya sa'yo. Eh, wala na yun, mga kaibigan. Kasi pinroklaman na yan eh. Oh. Eh, alam nyo naman yung Comelec, kung kailan nila gusto magdesisyon, doon sila magdidesisyon. Halimbawa, ang pinakaswerte mo dyan eh. Ha? Bukas ang eleksyon, ngayon, ibaba nila desisyon eh. Halimbawa, paborang ka, ikaw yung nagprotesta. Ang pinakamaganda magagawa nila sa'yo, pinakaswerte mo na, ibaba yung desisyon ngayon, bispiras ng eleksyon, mga kaibigan. Pero, anong tawag dito? Yung Comelec, pababayaan lang nila. Di ba? Antayin nilang dumating yung susunod na eleksyon. Pag nag-file ka na ng yung nagprotesta, nag-file na ng certificate of candidacy, pag nag-file siya, automatic, ano na yun? Di-dismissin na yung kaso, mga kaibigan, na yung protesta niya doon sa unang eleksyon, sa sinundang eleksyon. Kasi, ang katwiran nila, wala ka ng interest na ipursu o ituloy yung protesta dahil nag-file ka na ng certificate of candidacy sa panibagong pagtakbo mo. So, ina-abandon mo na yung protesta. Isipin ninyong kagaguhan yan. Bakit? Deliberate yung ginagawa nila. Yung deliberate. Ibig sabihin, hindi nila talaga, wala silang intention na lutasin ang kaso, lalo na kung hindi sila magkakapera. Oh, di ba? Ngayon, kung magkakapera sila sa desisyon gagawin nila, mga kaibigan, yun, didesisyon na nila yung kaso para magkaroon ng pagkakataon yung dalawa, yung contesting parties, mga kaibigan, na makatakbo sa Supreme Court. May panahon. Di ba? Kasi lahat naman ang desisyon dyan sa Comelec, 99.9%. Pagka na-desisyon na, itatakbo sa Supreme Court yan eh. Di ba, mga kaibigan? Ganun ang ginagawa ng mga may kaso, may mga protesta para liwanagin yung desisyon ng Comelec. Eh sabi ko nga, defective ang itong structure ng Comelec. Very defective ito. Wala yan. Wala yung mga commissioner na yan. Puro tulisan yan, mga kaibigan. Hindi ka, paano mo silang, paano, doon ka magdudulog ng kaso, ng protesta sa isang dayaan, na nangyari, mga kaibigan, na sila ang nangangasiwa ng eleksyon. Di siyempre, anuman dayaan, merong imprimatur nila yun. Di ba? Imposibleng hindi nila alam yung dayaan. Alam nila yung dayaan eh. Tapos sa kanila ka rin magre-reklamo. Dinaya ako eh. Hindi naman nanalo yung maraming bilang ang botong binilang ninyo eh. Ako nanalo eh. Dinaya ako eh. Mangyayari ba yun kung hindi sila, mga kaibigan? Tapos doon ka sa kanila tatakbo magre-reklamo. Sabi ko nga, halimbawa, nakalaban mo, meron kang gustong idemanda na judge. Ibig mo ba sabihin eh, pag dinimanda ko yan eh, yung judge na idinimanda ko mismo, siya sa kanya sala, lilitisin yung kaso? Hindi, siyempre hindi. Hindi sa ibang judge papatak yun, hindi sa kanya. Di ba? Ganun yun.
Paano ka mananalo kung ako yung judge? Dinimanda mo ko. Tapos ako rin ang lilitis doon sa inihain mong demanda laban sa akin. Anong katarantaduhan yun? Ganun yun yung sinasabi natin na ang kapangyarihan ng COMELEC na kung tawagin yan quasi-judicial power, yung ginagampanan nilang na kapangyarihan na katulad ng sa korte, di ba, sa judiciary, na sila humahatol ng kaso, mga kaibigan. Dapat wala sila nun. Dapat nga respondent sila. Kasama sila sa mga ididimanda mo kapag ka nagkaroon ng irregularity sa eleksyon. Ha? Hindi lang yung kalaban mo na tumakbo. Sila dapat ang pangunahin . Dahil nasa kamay nila ang resulta ng eleksyon ng botohan mga kaibigan . Hindi mo ba? Oh, dapat nga number 2 lang yung kalaban mo sa proteste na nandaya sa iyo. Ang pinakapangunahing respondent na ididimanda mo dapat yung COMELEC. Ha? Lalo na kung tatanggalin mo na dyan yung quasi-judicial power, yung ibang powers na hawak nila, functions, duties, and functions ng COMELEC. Kaya sinasabi ko, dapat yung COMELEC, ilimit na lang yan sa trabaho na sila na lang ang bibilang ng boto. Ha? Maliban doon, wala na silang pwedeng gampan ng trabaho, mga kaibigan. Yun lang. Tapos merong isang ahensya, another agency, na itayo. Dapat itayo, establish, mga kaibigan. Ano magiging function? Doon ka ngayon, magre-reklamo kapag ka ikaw ay merong protesta sa eleksyon, mga kaibigan. Any election-related cases, mga kaibigan, doon ka pupunta, hindi sa COMELEC. Kasi kasama sila sa ididimanda mo . Kaya bang gawing kandidato hindi naman yung kandidato bumibilang ng boto, yung COMELEC. Di ba? Nandaya man siya, mga kaibigan, ginamit niya yung COMELEC. Nagpagamit sa kanya yung COMELEC. Kaya siya nadaya. Ganun yun . Mga kaibigan. Ngayon, pati, hindi ba, perennial na, problema rin tuwing eleksyon yung register, yung mga pangalan, yung nadidisenfranchise na mga botante. Saan ginagawa? Pinagpapalipat-lipat ang presinto para malito yung botante. Isang paraan yun para madismaya. Huwag nang bumoto. Ha? Pag pinagod mo yung hinilo mo, mga kaibigan, nahilo sa kakahanap ng pangalan niya, yung iba, ang kadala sa reklamo, wala yung pangalan nila. Kahit bumoto sila yung sinundang eleksyon, wala yung mga pangalan. Ano yung katarantaduhan nyo? Sino ba gagawa nun? Lahat naman ng mga listahan na yan na inilalagay sa mga presinto. Yan ikwan yan Provided ng COMELEC yan. Galing sa COMELEC lahat yan . Hindi mo ba? Kaya dapat alisin sa kanila yun. Yung pagpaparehistro ng mga botante. Dapat nga ang registration of voters. Itong mga, hindi ko maintindihan to . Every time, sa pagitan ng 3 taon, nagkakaroon sila ng schedule para sa registration of voters. Araw-araw, dapat may nagpaparegister . Bakit? Araw-araw, merong nagbe-birthday, umaabot na siya doon sa edad na pwede na siyang bumoto. Di ba? Bakit mo pipigilin yun? Bakit ang gagawin mo mag-i-schedule ka? Siguro mga 1 taon bago mag-eleksyon.
Tsaka sila nag-i-schedule ng registration of voters para sa mga bagong botante, mga kaibigan. Dapat yan, continuous yan eh. Oh, halimbawa, paano yan? Oh, eh, nag-birthday na ako ngayon, di ba? Ngayong araw na ito. Eh, malayo pa yung i-schedule nila na kwan eh. Na registration of voters eh. Mga kaibigan, sa isang taon pa eh. Oh, kaya minsan, yung iba, eh, wag na lang. Di ba? Nakakaligtaan na. Hanggang sa makasanayan na, na nakakatamaran, mga kaibigan, na magparehistro. Mali yun eh. Dapat ang, wala naman, ibig mo sabihin eh, ang trabaho lang ng COMELEC eh. Yung talagang eleksyon lang. Oh, eh para sa anyo opisina eh. Eh di kung ganun lang ang trabaho niyan eh. Yan ang pwedeng isa privado natin. Di ba? Babayaran na lang natin sila. Case to case basis na lang. Pag kami, bakit pa tayo magpapasweldo? Ah, buwan-buwan. Nasaan katerbang mga empleyado sa gobyerno? Yun eh, lihis sa sentido ko mun eh. Pinasusweldo ka buwan-buwan bilang regular employee. Ah, pagkatapos, gumaganap lang kayo ng tungkulin pag may eleksyon na lang. Ano yan? Buti nga sana kung may nagagampanan kayo eh. Eh wala nga eh. Gaganapan ng tungkulin. Dispalinghado pa. Oh, mga kaibigan, di ba? Walang kaano eh, walang ibig sabihin eh, walang katuturan eh. Di ba natin naiintindihan? Kaya ang daming nasasayang na pera sa gobyerno. Eh kung ganun din lang pala magiging trabaho nila, once a year na lang ang registration, once a year na lang ang, o every 3 years lang ang election. Oh, mga kaibigan, ang gawin na lang natin, umupa na lang tayo ng mga tao tuwing halimbawa may registration, o di mas mabuti pa yun, makakatipid, hindi mo pa susuwelduin ng buwan-buwan. Yun isang bayad lang. Di ba? O, merong registration, o, bawat isang tao, babayaran natin ng 500 para isang araw para tumupad ng kanilang tungkulin sa pagtanggap ng mga bagong butante na magpaparehistro. Oh, kung tatagal ito ng isang buwan, sipi mo, isang buwan, magkano yun? Mga 15,000 lang. Bawat isang tao, di ba? Oh, eh, ilang tao ba kailangan mo? Di nakatipid pa tayo. Ito buwan-buwan, pinasusweldo mo, regular employee. Lahat pa ng mga benepisyo ng empleyado, meron sila. May pondo pa yan, may budget pa yan. Yung mga opisyal niya, kaya tiba-tiba yung mga yan eh. Oh, tapos eh, nagbebenta pa sila ng kaso. Sipin ninyo, nagagawa pa nila yun, kataragtaduhan na yun. Walang iniisip yung mga yan pagka mag-i-eleksyon, kundi paano tayo magkakakwarta dito. Ha? Hindi yung kung paano natin patatakbuhin ng maayos. Yung maayos-maayos na sinasabi nila, may nag-i-sponsor pa yan ng mga peace covenant, di ba? Yung mga pinapipirma pa yung mga kandidato dun sa kung saan-saan. Wala naman yun. Ano ba yun? Puro ano? Puro kwan? Symbolic? Ha? Poster nga lang, isipin ninyo. Dapat ang dami na na-disqualify. Si ERAP, number one, disqualified na yun eh. Sa dami ng poster nun eh. Wala ka na nga, yung hangin nga sa Maynila, di makapasok eh, nung eleksyon. Nahaharangan ng mga poster ni ERAP eh. Kaya mainit sa Maynila, ano, wala makapasok na hangin eh. Nababarahan ng mga poster, sa dami. Wala ka ho madadaanan na walang mukha ni ERAP, tsaka ni Amado. O yun, talo. Sumobre. Na overkill. Mga kaibigan, yan po ang mga mga katotohanan yan eh. Na, bakit hindi natin tinitignan eh. Simpleng-simpleng mga bagay eh. Oh, pagkatapos yung mga kontrata, yan pa eh, siyempre. Imprenta, printing, di ba? Kakapera sila dyan eh. Oh, dapat yan, ilipat na yan. Hindi na rin dapat ang COMELEC ang siyang mamamahala sa mga printing. Kung ano man ang
mga kakailanganin sa eleksyon, isusupply na lang sa kanila nitong isa pang dapat na itayong tanggapan. Wala na yan. Ang COMELEC, wala nang credibility yan. Di ba pagka tapos lagi ng eleksyon, eh nung pa naman yung mga kalokohan na yan sa COMELEC, ano ibig sabihin nun? Talagang total, pagpapalit, yung lubusang pagpapalit ng sistema sa eleksyon ng kailangan. Hindi pwedeng isa lang ito, ganito lang, ang batas. Dapat maliwanag ang batas. Ha? Talagang total, kumbaga, kabuuan talaga, papalitan mo na. Hindi na pwede yan. Tingnan ninyo yung mga observation ko. Sabihin nyo sa akin kung mali ako. Yung watcher, ano tawag mo dyan? Oh. Bot buying yan eh. Ha? Nilagyan mo lang ng pamagat eh, watcher. Oh, ngayon, ano ba trabaho ng watcher? Magbantay. Ha? Sino nagtalaga sa kanya ron? Ino-authorize ng COMELEC. Eh siya, kumakatawan yung watcher doon sa kandidatong umuupa sa kanya. Kaya nga, bot buying yun eh. Di ba? Inupahan ka eh. Oh. Automatic, siyempre, yung umuupa sa'yo, nagbayad sa'yo, yun ay boboto mo. Doon ka na kinabang eh. Nang isang araw eh. Di ba? Oh. Yung iba nga eh, ibang politiko, baka isang buwan nilang inaalagaan yung mga watchers nila eh. Ha? Hindi pa dumarating yung pecha ng araw ng eleksyon mismo, na pasusweldoin sila ng 2,000, 3,000, mga kaibigan, meron na silang allowance na natatanggap bago pa yon. Meron mga politikong gano'n na isang buwan pa lang, hawak na nila kasi sinisiguro na nila na ito butante ko na. Yun na yung butante niya eh. Mga kaibigan, yun na yung pinaka, base na pagkukunan niya ng boto eh. Yung kanyang, na nasisiguro niya, kanya na. O, di ba, maliwanag na vote buying yun? Sa ibang bansa ba may ganyan-ganyan? Hindi kailangan yan eh. Unang-una, yan mismo ang ebidensya. Yan mismo ang nagpapatunay, yung mga watchers na yan, ang nagpapatunay na walang kredibilidad ang eleksyon. Tapos tayo, naglalahukan. Kaya nga yung ngayon, yung mga, kaya ko sinasabi, wala tayong magagawa kundi tanggapin. Ngayon, kung may magagawa ka, paano may paglalaban yan? Ang tanging pwede mong gawin, yung proseso sa pag-file ng protesta. Other than that, ano pa? Hindi naman kayang gampanan na ngayon, lalo mga kabataan ngayon. Hanggang Facebook lang yan, hanggang bunga nga lang yan. Sinasabi nila sa social media, hanggang doon lang yun. Halimbawa, yung pagmamahal sa bayan, pagtatanggol sa bayan, pagtatanggol sa naapi, hanggang doon lang yun. Hindi nila kayang gampanan yun ng actual, mga kaibigan. Ha? Walang aksyon yun, hanggang doon lang yun. Kung yung henerasyon ngayon ang aasahan natin, wala na magtatanggol sa bansa natin. Mga kaibigan, laban sa lahat ng yan, ng kamalian. Ha? Oh. Wala eh. Sipin ninyo, watcher ka lang sa eleksyon, ba't kailangan mo yun? Ibig sabihin eh, para masiguro nung kandidato na mapoproteksyonan yung boto na bibilangin doon para sa kanya. Masiguro yun. Oh. Unang-una, yung watcher na yun, sigurado na boto niya ron. Pangalawa, ang purpose pa niya, ang pangsyon pa nun, yung magprotekta pa sa iba pang boto. Mga kaibigan. Di ba? Yun ang katunayan eh. Walang credibility. Oh. Ngayon, kaya nga sinasabi natin yung kung wala naman tayong magagawa, tanggapin mo kahit labag sa kalooban mo ang resulta ng eleksyon. Ha? Tinatanggap nga ng mga nasa gobyerno yan eh. Pati nga media eh. Yung mga malalaking istasyon. Kinukondisyon na nila isip. Tanggapin nyo na yung
Kung ano yung resultang yan. Wala kang pagpipilian. Walang choice ang ibang tao. Ayaw nilang bigyan ng choice ang publiko, ang mamamayan, na magkaroon ng ibang paraan pa bukod sa tatanggapin mo lang yung resulta ng eleksyon. Ha? Gusto nilang sabihin sa'yo, eh kumita kami dyan eh. Hindi lang nila masabi nito mga television, tiba-tiba kami ngayong eleksyon eh. Oh, eh kasi pagka kumita, bulag na yun eh. Wala na yun sa kwan eh, sa katinuan eh. Mga kaibigan, importante sa kanila, nakinabang sila. Oh, eh ang bansa ba nakinabang? Hindi. Nakinabang ba tayo sa masamang resulta ng eleksyon? Sino nakinabang dyan? Wala makikinabang dyan. Ang makikinabang dyan, yung nagkapera. Eh, hindi ba sa kanila nagtambak ang mga advertisement, mga kaibigan? Yan pa nga, oh. Wala. Pati party list, meron na ngayong advertisement. Talagang tahasa na yung panloloko, eh. Hindi ba ang purpose ng party list, eh? Mga kaibigan, eh, para sa mga marginalized sector, ba't kailangan mong lumahok sa paligsahan ng advertisement? Dapat hindi kasali yan, eh. Mga kaibigan, konting boto lang kukunin yan eh. May sektor kayong kinakatawan halimbawa. Kunyari lang din yun. Oh, pagkatapos ngayon, pati party list, nag-a-advertise na sa napakamahal na kuano, ah, halaga ng bayad sa advertisement. Oh, kaya hindi mo masisi yung mga palakang kokak na ano, mga broadcaster daw, mga kaibigan. Oh, ang sabi pa eh, dalawa lang naman ang resulta ng eleksyon eh. Isang nanalo, isang nadaya. Para bang ano, kinukondisyon nila ang isip ng publiko na pag hindi mo tinanggap, ang magiging kalalabasan mo, luko-luko ka. Yun eh, ganun o eh. Wala kang choice, mga kaibigan. Oh. Hindi naman masamang tanggapin mo na lang. Bakit? Eh kasi, pwede mo naman tanggapin na hindi ka naniniwala, katulad ngayon. Oh, saan-saan ang gagaling na yung mga reklamo? Mga supporter ng kasalukuyang administrasyon, isa ang sinasabi, kaisa rin yung mga lumalaban sa administrasyon. Pareho silang nagsasabing nadaya, nananawagan pa, lumabas daw ang publiko, mga OFW, may nalang yaraw ang boto. Oh, paano ngayon yan? Eh, hindi nga natin lang kung may agenda ito mga OFW. Baka ito'y sinusulsulan eh. Para i-justify ang isang plano, mga kaibigan. Oh, pero bakit magkasama kayo sa isang issue? Magkalaban. Bakit dito naaatim ninyo magkaroon ng isang issue sa itinuturing ninyong kalaban? Tingnan ninyo. Yan sakit ng mga Pilipino, hindi kasi nag-iisip, mga kaibigan. Ha? O bueno, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color Steel Roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Spire. Jacinto Color Steel Roofing. High quality. Delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. On May 22 at 8 p.m., it's going to be Legend versus Legend. What do I mean by that? Two local artists will compete and pay tribute to one American legend. Don't like crazy music. Bam Amping versus don't Douglas like Masuda doing Elvis Presley. Baby, I don't care. Legend versus Legend. Myralyn Clemeno versus Clarice I.C. Nicknow will do Whitney Houston. Legend versus Legend. Poet Onte versus Rod Bradshaw. Tom Jones. It's not unusual to be lonely. Legend versus Legend. Arj Smith versus RJ.
Ricky Nelson. Legend versus Legend. Entrance is 1,000 pesos with one drink. Legend versus Legend, Wednesday, May 22, 8 p.m., RJ Bistro. Don't miss it. We're going to use the clap-o-meter once again to decide. For reservations, text or call 0906-221-1524 or visit us at www.facebook.com/RJBistro. Right now. Well, hello, Mary Lou. Goodbye. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Pasensya na, kasalukuyan kong hinahanap yung mga comments kanina na para mabasa, mabati natin yung mga nakikinig. Ano, hinahanap ko eh. Sandali lang ho, ah. Unahin ko na itong nandito. Nagkaroon tayo ng problema kanina sa internet. Medyo mahina yung signal kanina, kaya namatay. Bumalik pero late na at ako'y Facebook Live. Meron din mga comments pero hahabulin ko itong kanina. Ay mas nauna natin na ito ba 'yon? Ito eh. Yung mas nauna sana eh. Ha? Naka-record na 'yung kanina. Mas nauna. Hanapin ko lang ho, ah. Mga kaibigan. Ito. Yan. Marami na yung kanina eh. Comments eh. Babasahin natin, ha. Binabati natin ho si Richard Ramos ng Canada. Taga-Imus, Cavite pala siya, mga kaibigan, ho. Dali. Si Cesar Alvarez, nanonood po sa atin from Metro Washington, D.C. area. Ayan. Si Carmela, katropa natin Carmela Torres Balcos. Si Rega Salvador ng Bulacan. Si Leds Chulbo. Si Kamaita Basilio ng Geneva, Switzerland. Siyempre, si Arlene Tanyedo Barrias at ang kanyang husband na si Ramon doon po naman sa Amsterdam, sa The Netherlands. Si Andres Bonifacio ng Michigan, binabati natin. Sino to? Hindi ko makikita. Sandali. Ha? Kailangan isuot ang antipara. Si Carolina Luge, naputol po. Naputol eh. Pasensya na ho, ha. Ito, nung pinapipili natin kanina kung sino ang mas gugustuhin ninyo, ito naman, pilian lang. Hindi naman natin sinasabing gusto natin. Kung halimbawa lang, pagpipilian, JB o Jinggoy. Si JB, sabi ni Richard Ramos. Yan. Sabi naman ni Carolina Luge, ito nga, wala ni sa kanilang dalawa. Ayun nga, kung lalo na kung totohanan yun, talagang wala, di ba? Pero kung ano, kung kunya-kunyarian lang, pwede na si JB ron. Kunya-kunyarian lang naman eh. Si Aida Trillanes, binabati natin from Paris, France. Si Gary Mann, sabi ni Gary Mann, JB. Si Lionel Aquino, in my honest opinion, election is a failure. But as a lawful citizen, we need to obey.
and respect them as duly elected, although I'm not convinced. Tama yun. Let's observe and watch them as a team. Selected parang Gilas laban Pilipinas, not China. Tama naman yun eh. Yun nga yung sinasabi ko nung dalawang araw na nakakaraan eh. Ang pinaka-importante, ito, bigyan ko example. Ang pinaka-paramount, mataas sa lahat, yung taong bayan, yung kapakanan ng bansa at ng taong bayan. Example, Doy Laurel. Hindi ba nung snap election eh, kandidato sanang presidente si Doy Laurel? Kaya alam, ang ginawa niya, imbes na mahati yung opposition, ang ginawa niya, nag-giveaway siya kay Cory Aquino, mga kaibigan. Kay Ginang Curaton Aquino, nag-giveaway siya. Ha? Nagparaya siya. Ano ibig sabihin nun? Eh, mahirap gawin yun. Lalo na sa isang magaling na politiko, veterano, kinikilala yan talaga ang kanila, mga kaibigan, mga mahuhusay na tao yung ang kanila. Oh, mga kaibigan, sipin mong isacrifice mo yun. Eh, yun na lang din siguro ang pagkakataon mo dahil may edad na rin si Doy Laurel nun. Oh, mga kaibigan, isipin mong sinantabi niya yung kanyang personal na interest. Alang-alang sa, ang kapalit nun, eh yung mas importante. Ano yung mas importante? Yung mas importante, yung taong bayan, tsaka yung bansa. Kasi kung mahahati kayo, gugulo. Lalo lang magiging magulo. Hindi ba ganun? Ngayon, ito, yung nangyayari sa Venezuela, na nangyari din dito sa atin, panahon ni dating Pangulong Marcos. Oh, ito sa Venezuela, mahaba ngayon eh. Bakit? May kumakamping ibang bansa eh. Di ba? Pero, alam niyo ayaw pang umalis nung ano, yung nakaupong presidente, hindi na siya kinikilala ng maraming bansa. Kahit na sabihin mong may kumakampi sa kanya, eh, nawala na siya sa ano eh. Nawala na siya sa sarili niyang isip eh. Tamang pag-iisip. Bakit to? Kasi ako, halimbawa, ganyan ang sitwasyon. Eh, ang laki ng problema ng bansa nila. Hindi na lumalamon yung mga tao ron. Wala ng gamot. Ang daming may sakit, di ba? Yan ganyang nangyayari. Ibig sabihin, itong gagong ito na pinalalayas na presidente dyan eh. Ayaw pang lumayas, mga kaibigan. Eh yung paglayas niya, yun ang tutuldok eh. Mabibigyan ng opportunity ha, para makapagdala ng mga gamot dyan. I-embargohin ka eh pagka yung hindi ka sumunod eh. Ayaw mo pa makinig eh. Hindi ba? Sino sinasacrifice mo? Swapang din eh. Mas importante sa kanya yung sarili niya. Eh, daming mamamatay dyan, mga kaibigan. Ginigate niya pa rin yung sarili niya. Wala na siyang support. Eh, doon din naman ang punta nun. Sa bandang huli. Hindi ka rin naman magtatagumpay. Oh, paano mo maipagtatagumpay ang kapakanan ng bansa mo? Kailangan yung mga ganyang pagkakataon, ayaw na sa'yo, mga mamamayan doon, eh, mag-ibuhay ka na. Kahit pa sabihin mong, hati, 50% gusto ka, 50% ayaw. Ano isipin mo? Ang isipin mo, kung ano yung makakabuti sa bayan. Oh, labag sa kalooban mo yon. Pero kailangan mong gawin. Di ba? Oh, mga kaibigan, kailangan mong tanggapin kahit labag sa kalooban mo. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal ka sa bansa mo at sa mga mamamayan. Eh, pero wala eh. Ang ginigit nila, sarili lang nila eh. Oh, ganun ho yun eh, mga kaibigan eh.
Yun ang example ng pagsasacrifice sa above sa sarili mo, ng higit sa sarili mo. Asan na ba yung kanina? Nawala na naman tayo. O kadadaldal ko eh. Eto, babalikan lang natin ha. Yung kanina. Yan. Saan ba? Dito eh. Ito. Nabasa na natin yung iba. Si Joe De Lemos. Ayan, binabati ho natin. Saboy Argamaso, nakabalik na po sa Chicago. Ando na pala siya. Susana De Los Santos, nakatropa natin. Ito, nakikinig ng radyo, ay nanonood pa. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, nakagagaling lang dito sa Pilipinas. Binabati natin. Raul Villanada, si Carol Torres Brihinyo, si Rogel Buboy Makamay, si Alvin Iragel Paleracio, yan. Si Gemma Husti ng Japan, si Prince Nigosa ng Los Angeles, binabati natin. Adi Reyes ng United Kingdom, si Amazo Japano ng Japan, si Alex Louis. Hindi, Alex, humina talaga yung ano natin, yung tawag dito, signal. Si Abel Cain, yan. Si Mark Irene Carl, si June Ferrin, si Juanito Espinosa. Iba naman to. Ito pa rin yun. Nag-iba lang ng pangalan ito eh. Ano? Juan, ito rin yun eh. Yung dati, June Espinosa, i-block mo na yan. Magulo yan. Ayoko yung mga taong ganito. Ha? Juanito na ginagamit niya ngayon. Si Dave, si D. Bo, sabi niya, JB na lang. Pareho tayo. Hindi naman totoo yun eh. Ano lang, survey lang. Si Edwin Angara, nakikinig, nanonood po from Perth, Western Australia. Si Juni Yaoto, si Hobito Lial, watching live, si Mirna Guillermo ng West Palm Beach, Florida. Yun po, ha? Si Sunny Boy Oro. Sabi niya, mas si JB, mas okay pa. Yun. Si Bolet Bala. Yan. Si Elmer Ecleo ng Pasig. Yan, binabati natin. Si Oyi Camagong Felicissimo, watching from London. Si Napoleon Salido Antifona ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Si Blas Junior Macorol, nanonood po from Quezon City. Si Esther Pilcher, sabi niya, medyo sad po ako sa nangyari sa resulta ng eleksyon kay Attorney Glenn Chong. Yung napapanood ko mga video ngayon ng mga OFW, puro mga sinasabi ho nun, ibinoto nila si Glenn Chong. Ang kinu-question nila, bakit wala yung boto nila? Nabilang ba yun o hindi? Nananawagan na nga sila ng paglabas sa karsada eh. Mga kaibigan, si Robert Toller, si JB na lang po kasi medyo matino-tino pa si JB kaysa kay Jinggoy. Si Jinggoy manayang kay Erap sa tatay niya. Di ba yan nga ang bagman ni Erap na tumanggap ng payola ng
waiting ayong kay Chabit. Hindi, talagang si Jinggoy, masamang tao yan. Ha? Kaya hindi na dapat makabalik yung mga yan. Gago yung nagsasabing yun, no? Mag-ano raw, consolidate ng forces. Ha? Si Annabel Tashiro ng Tokyo, Japan. Si Meme Dalmasio Lagdamen ng Connecticut, USA. Binabati rin natin, ho? At lilipat tayo dito po sa ating ano, live, ha? Yung second part natin, mga kaibigan. Oh, sana. Ayan, magbabati tayo dito dahil alam niyo na. Si Oyang Torres, sayang si Mayor Lim, pero sa akin naman, enjoy na lang ang life niya. Oh, wala nang problema ron. Tanggap naman ni Mayor Lim, di ba? Ano na nga, binati niya na nga si Isko Moreno. Wala naman tayo magagawa na eh. Yun ang gusto ng tao. Kaya kayo, kung tatakbo kayo, pag-aralan nyo na. Ngayon pa lang, kasi after 3 years, may election na naman tayo. Presidential na nga yun eh. Alam nyo ang natutunan natin ngayon, kayo, ano natutunan ninyo sa election ngayon? Ang mga botante, ito ha, isa sa observation ko, ang mga botante ay hindi na ho tumitingin sa track record. Baliwala sa kanila yan. Ha? At saka baliwala sa kanila kung ang kandidato masamang tao, walang problema yun. Ang importante may pera. Yun ang natutunan ko. Wala na. Ito yung mga generation na ngayon. Ha? Meron pang mga, alam nyo na, yung mga kahinerasyon natin na talagang dati ng mga walang ya, di ba? Tapos nadagdagan pa itong karamihan sa mga bagong generasyon. Hindi ako naniniwala yung mga nagtatayo na bagong grupo ng mga bantay sa eleksyon, mga lentil. Hindi ako naniniwala dyan. Paniwala ako, may mga nasa likod din yan eh, na mayayaman eh, para sino magpopondo sa mga yan, di ba? Tsaka ano alam yan? Inabot ba niyan yung eleksyon na mano-mano? Di man lang inabot yun eh. Paano sila magkakaroon ng basis? Unang-una, tatanggapin mo na lang yung Smartmatic. Dapat yan, sa next election natin, huwag na pumayag ang tao. Ha? Nasa sa tao na yan eh. Kung hindi nyo kayang ipaglaban nyo na ipagpilitan natin sama-sama na hindi na tayo papayag na magamit pa yung katarantaduang Smartmatic na yan, hinuhold up na nga tayo, nilalagay pa sa ang buhay ng mga Pilipino sa interest ng mga oligarchs. Hindi nyo ba napapansin? Ha? Gusto nila hawakan na mga Pilipino ng mga oligarchs. Kasi yun na may kapangyarihan magbayad sa kanila. Oh. Yun na rin mga oligarchs na yun, ang namimili, ito'y pananalo mo, kayo mga nasa Smartmatic at saka kayo nasa Comelec, tandaan nyo. Ah, kaya kita mo yung order ng standing ng mga senador, hindi na bago. Ang nabago lang doon yung ilan. Yung kung paano nila nilabas na daan pa lang ang boto, ngayon milyon na, yung pa rin ang standing. Kung sino yung number one, yung pa rin number two, number three, number four, number five. Oh, mga kaibigan. Yung pa rin. Six, seven, eight. Ha? Yung pa rin. Oh, nagbago lang. Nagbabago lang sa 10, 11, 12. Yan lang ang nagbabagong standing, mga kaibigan. Naglalaro. Para kunyari. Sabi ko nga sa inyo, kakatuwa yun. Oh, bakit dito biglang pumapasok si JB, di ba? Biglang papasok si JB. Umaangat. Oh. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin may baluarte. Oh. Yun sinasabi natin eh. Dapat hindi mo alam saan ang gagaling yung boto eh. Pinagsama-sama mo. Ha? Alimbawa, regional man lang, provincial man lang, sinasabi ito, galing sa probinsyang ganun.
Oh, boto ni Villar, ganito, nakuha. Ganon, nakuha. Magbabago yung standing niya. Kung dati nasa number one siya, pwede siya maging number three. Pansamantala. Ha? Bakit? Eh kung nanggaling na region one ang boto eh. Eh Ilocano vote yan eh. Siyempre si Aimee number one dun. Hindi ko sinasabing dapat si Aimee mag number one. Hindi ko sinasabing ganon. Ang pinaliliwanag natin, yung sistema ng eleksyon eh. Yung katotohanan sa eleksyon eh. Pwede mo bang talunin si Aimee sa Ilocos? Sige nga, tinanin niyo nangyari, okay, Parinas. Ha? Kahit na si Parinas eh, nag-giveaway pa para wala nang kalaban yung anak ni Aimee ron. Diba? Oh, governor, siguro lang yung isang anak niya na tumatakbo mayor, nag-giveaway na siya. Eh, ano nangyari? Talo pa rin. Oh, eh, Ilocano yun. Si Parinas. Eh, walang iya eh. Diba? Mayabang eh. Oh, yan. Napala mo. Diba? Ngayon, yun po. Oh, dapat magbabago ang standing. Oh, diba? Sa, eh, ba't ganun? Parang ano, parang naapako na sila rin sa isang sa number na kinalagyan nila doon sa standing nila. Ha? At lahat ng dumating na boto eh, nandun lang sila, lumalaki yung boto nila. Yun din ang number nila. Kalukuhan yun. Hindi ako niniwala dun, mga kaibigan. Yun yung sinasabi nating pwede natin tanggapin, pero hindi nangangahulugang naniniwala tayo. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumakit man yaong wakas dito sa bayan. Habulatin ang pagbati kila Josie De Silva Ignacio ng Canada. Nang aapit si Mark. Ay, hindi. Nabati na natin si Mike Madela. Ayan o. At saka si Lolo at Lola. Ha? Sige nung Benjamin Tado, sige nang Veronica Tado. Ang buong pamilya ng Tado sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, binabati po natin. Wala na po tayong oras. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang impilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa lahat po ng nanood ng ating pong live streaming sa FB. Iwanan. Sa pangalan ni Brail, ang ating technical director. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga. Jinggoy. Talo. Estrada. Nagmamahal